For more video, please subscribe and click the bell button. Thank you. Hi guys, si Jerby Gomez na naman to sa DIY and Anything. Good day po sa ating lahat. So, may nagtatanong sa ating YouTube channel kung gaano daw ba natitipid ng inverter type at saka non-inverter type refrigerator. So, ang topic natin, yung computation ng non-inverter at saka inverter type at gaano ba kalaki ang nasa-save niya. Kasi, para at least magkaroon tayo ng idea. So, dahil sa tagal ko na paghahanap ng equal na model, may nakita akong model na isang brand sa Pilipinas, same capacity lahat sila, equal sila, non-inverter at inverter type, yung presyo nila magkaiba, pero yung model nila, yung capacity, parehong-pareho. So, yun ang inano natin, pinagbasihan natin. So, itong computation na to, nakuha ko lang din po sa Google. Huwag nyo po akong kukontrain kasi Google lang din po to. So, magbibigay lang po tayo ng idea at ipapaliwanag natin ng mas malinaw bilang technician na rin po at bilang tumutulong sa ating mga customer para magkaroon ng mga idea para sa pagbili ng mga appliances. Sa susunod na topic ko, yung paano ka naman bibili ng refrigerator o iba pang mga appliances. Nakakapag-vlog naman tayo paunti-unti kasi gaya nito, uwian na ng mga tao ko, so sinimit ko yung pagpa-vlogging. So sana makatulong sa inyo itong computation na to, inverter versus non-inverter, actual computation based sa Google. So walang kukontra dito, nasa Google to. So balik ka rin natin yung camera, sandali lamang po. Okay guys, ayan. Hindi ko na lang babanggitin yung yung brand, pero ayan naman yung model eh. So, sa mga technician, alam nila yan kung ano yung mga model na yan. So, itong computation na to, nasa Google, kung mapapansin nyo, yung cubic feet niya 6.7, pati dito sa kabila, 6.7 din. 189 liters silang pareho. Pero magkaiba sila sa EEF, Energy Efficiency Factor. So, 339, 473. So, kung mapapansin nyo, mas mataas ang EEF, mas matipid sa kuryente. Mas mataas ang wattage, mas mahal sa kuryente, mas matipid ang mas mababang wattage. So, isa sa mga titingnan mo din yung wattage. Okay, tsaka EEF. O, sa ang unit, syempre, automatic, 13,400, non-inverter, tapos ang inverter, 15,420. So, nakatipid ka na kagad pag non-inverter ang iyong pipilin. O, ngayon, sa computation ng energy, gano'n nga ba kalaki? So, eto po, galing pa rin kay Google. So, ayan. So, minsan pag Google lang din ako para maibigay sa ating mga customer. Okay? So, mapapansin nyo, ayan, lapit natin ng konti. Okay, non-inverter, energy consumption kilowatt per hour per 24 hours, 0.55. Then, ang computation niya, 9 pesos times 9 pesos sa Pilipinas, ang ating kuryente kilowatt per hour, 4.95 per day, 148.50. O, kita mo? Per month, at 1,782 per year. Per year na, may kasama pang per year yan. Diba? Sandali lamang po ha, sandali. Okay guys, pasensya na kayo, may tumawag lang sa akin at kailangan ko sagutin. Alam nyo naman, pag mga managers natin, kailangan sagutin. So ayan, ulitin po natin. Non-inverter, ang computation, 0.55 per 24 hours, so 9 pesos. Ayan ang kaya mong i-compute, ang magagamit mong kuryente is 4.95 o kulang 5 piso per day, 148.50 per month at per year, 1,782. Pagagamit ka ng inverter, inuulit ko po, same capacity, same cubic feet. Okay, 0.44 kilowatt per hour per 24 hours, times 9 pesos ang computation sa Pilipinas, 3.60 ang iyong per day at 108 per month. So, 1,296 per year. Ang savings, ayan po, Google po yan ha. 1.35 per day ang matitipid mo, 40 pesos 0.50 per month at 486 per year. So, di ba nakatipid ka ng per year ng 486, huwag ka magbabase sa per month. So, pero saan ka ba nakatipid? Okay. Itong 486 per year mo, ayan. Pero ang bili mo doon sa non-inverter is 13,400.
ang bili mo doon sa unit mo na inverter is 15,420. So, bakit, sa palagay mo, saan ka makakatipid? So, mas nakakatipid ka pa rin sa non-inverter. Kasi kailangan niya pa, kanya pang humabol ng 4 na taon bago niya mabawi yung computation mo dito. So, lalabas sa 4 na taon, equal lang kayo ng ginagastos. Okay po. Pero kung sasabihin mo in a year, mas nakatipid pa rin si non-inverter kung pag-uusapan. Kasi mura siya eh. Kaya sa antayin ko pita ng 4 years bago mo makuha yung computation, bigyan ko po kayo ng computation. Okay. Medyo pangit sa ano, dito tayo. Yan. Pangit yung papel ko. Pasensya na po kayo. Sandali. Pa-post ko. Ayan po. Okay, balik tayo. So, gaya na nasabi ko sa inyo, bibigyan tayo ng computation for 4 years. Para lang at least, ito kasi 4 years na kinuha ko para magkaroon tayo ng idea. Okay, di ba doon sa nakita nyo kanina, ang nagagastos natin, 1,782, ito yung non-inverter. Times 4 years, 7,128. Yung say non-inverter, kay non-inverter, sa taas, non-inverter, kay inverter, 1,296 times 4 years, 5,184. Ang natitipid ko sa 4 years, pagka non-inverter ka, pag inverter ka, 1,944. Ang bili ko dong sa unit is 13,400. So, lalabas, 15,344. Magkano mo binili yung inverter mo? Di ba? 15,420. Pag nag-computation tayo in 4 years, 15,344. Diba? Ia-add ko lang naman kasi yun eh. Itong 1,944. Kasi ito kamo yung natitipid ng non-inverter. O di sige, in 4 years, nakakatipid ka ng 1,944. Ia-add ko sa 13,400. 15,344. In 4 years, mas nakatipid ako kasi 15,344, ang bili mo ng unit mo, 15,420. So, nakatipid pa rin ako. O ngayon, 1,944, i-minus naman natin yung natipid mo. Ito yung natipid mo in 4 years pag inverter ka, ito yung bili mo sa unit, 13,476. Magkano yung bili mo sa unit pag non-inverter? 13,400. Ang bili mo dun sa unit mo, 15,000. So, lugi ka pa rin na 76. 76 pesos. Hindi po ba? So, nakita nyo naman yung computation. Malinaw naman. So, ito pong computation na to is sa Google. So, wag po kayo magalit sa akin. Wag po kayo sumama ng loob. Kasi ang kinuha natin is maliit na refrigerator na computation. Based sa Google na rin po. Isang brand. So, hindi ibig sabihin naka-inverter ka, makakatipid ka. Naka-non-inverter ako, magastos. Ito po ang isa sa mga dahilan bakit yung iba mas napagastos sa inverter tsaka versus non-inverter. Halimbawa, ako, may refrigerator ako sa bahay. May ilaw kasi sa taas eh. May refrigerator ako, non-inverter. Dalawa lang kami nagamit. Halimbawa, hanggang may dahil nga wala pang anak, halimbawa, bumili ako, 6.7 cubic feet. Ikaw, bumili ka ng inverter, 6.7 cubic feet. Lima naman kayo sa bahay. So, hindi ka rin po makakatipid kasi overuse mangyayari dun sa inverter mo, compare mo dun kay non-inverter. Tandaan nyo po, sa pagbili ng rep, pagbili ng AC, depende sa paggagamitan mo. Baka naman kasi bumili ka halimbawa ng AC. Yung capacity nire-request sa'yo nung technician o yung nag-survey is ganito. Halimbawa, 1.5 horsepower. Binili mo 1 horsepower. Hindi ka po makakatipid. Kasi under-under lang siya dahil hindi niya kayang palimigin yung room. So, bibili ako ng non-inverter pero 1.5 din. Mas makakatipid ako kasi kaya niyang palamigin yung room. Under siya pa, tigil, under, tigil. E doon sa non-inverter, sa inverter, under, walang tigil. Nagre-reduce nga yung kanyang speed na mababa, pero continuous pa rin na under, non-stop. So, ganun po yun. Sa refrigerator, ganun din. Yung binigay na computation dito sa Google, sa nakuha natin, siguro ito yung testing nila ng unit ng sinaksak, iniwan ng 24 hours para makuha yung computation. So, depende po sa paggamit ng unit ng non-inverter at inverter. Hindi po ako against sa inverter kasi to be clarify po doon sa mga nagbabasa ng mga ano, kasi pinipilit nila mas maganda tara yung inverter. Wala naman po ako sinabing hindi maganda inverter. Kung tutuusin, may refrigerator ako sa bahay, inverter. Galing pa ng Qatar. May Samsung ako na washing machine, inverter, dalawa.
So, paano nyo masasabing hindi ako, against ako sa inverter? Eh, gusto ko nga rin inverter. Kaso nga, ako, technician ako. Alam ko yung gagawin ko. Ganto, bibigyan ko pa kayo isang example. Ayan na, nakita nyo yung computation. Ang inverter po, pag nasira, after warranty, sabi na natin, wag na natin pag-usapan yung warranty. After warranty, sabi na natin kahit sinong technician may alam na dahil nagsisimula na rin naman ang inverter. Ang inverter po, pag nasira ang PCB board, yung inverter board, it will cost you 3,000 and up. Wala pa yung labor charge doon. Ganun po. Pag ipinagawa mo, halos the same. Plus labor. Kasi iba talaga ang inverter po eh. Then, sa non-inverter po, pag nasira yan, dahil mechanical type yan, or kahit may PCB type pa yan, sabihin natin sa mechanical type, yung halimbawa thermostat, pero mechanical type siya, hindi siya ganun-ganun nasisira. Sabihin na natin kahit masira siya in a year, parehas tayo nasiraan, gagastos lamang ako ng labor cost plus yung pyesa na 300 to 700 pesos. Diba? So parehas, mas nagastos ka pa rin kasi 3,000 eh, yung binili mo dun sa PCB eh. To be honest with you, kahit tanungin nyo pa po ang mga brand na nagbebenta ng inverter, kung magkano ang inverter, hindi ko po sinisiraan ang mga brand. Lahat po. O halimbawa, naka-PCB type yung non-inverter. Madali lang din po i-repair ang PCB type ng non-inverter. Totoo po yun. Kumpara mo sa inverter. Pero may mga technician naman talaga kaya i-repair yun. Pero iba po talaga yung pagkaka-repair. Ako hindi po ako mahilig marunong masyado sa electronics, pero pag non-inverter kaya ko i-repair, pero pag inverter talaga hindi po, dahil ibang technician na po talaga yun eh. So ganun din, masira tayo in a year, in 2 years, in 3 years, maximum in 4 years, kasi ang appliances naman 5 years lang din, parang kotse lang yun, 5 years, ano na yan eh. So in 4 years lang binigyan natin computation na pinakita ko sa inyo at saka yun nandun sa computer. So lalabas, mas makakatipid ka na kay non-inverter. Pero yun nga, sabi ko, depende sa gamit. Halimbawa, kahit ako, binili ko nga non-inverter, 5 yung nagamit, ikaw binili mo inverter, 2 yung nagamit. So baligtarin na lang natin, binili ko na non-inverter, pero dadalawa kami, binili mo inverter, pero 5 kayong nagamit. So doon po, yung binibigay na computation dito sa Google na nakuha natin, isa testing nila, wala pong ano yun, halimbawa walang nagamit, testing lang yun in 24 hours. So, may possibility po si non-inverter, tumaas pa yung bill niya, ganun din si inverter, tumaas pa yung bill niya. Pero pwede rin bumaba si non-inverter, hindi, kasi fix na yata ito eh, dahil nga parehas sila eh, pataas po tayo, wag na tayong pababa, pataas ang computation. So, pwede silang tumaas pareho, kaso depende po sa paggagamit ng ating appliances. Kahit po naka-non-inverter ka, kung mali ang pagkakabili mo sa appliances mo dahil nagtipid ka, tandaan nyo po, ang refrigerator parang AC. Hindi ka basta-basta bibili na refrigerator dahil kinukonsider mo rin ilan kayo sa bahay. Ipapaliwanag ko po yun in the future, or kung may oras tayo in the next vlog, kung paano ang pag-compute naman ng bibili mong refrigerator na eksakto sa capacity ng bahay mo or kaya gagamitin mo sa pantindahan. Magkakaiba po yun. So, doon tayo magkakaroon ng ibang computation. So, ngayon, yung nagtanong sa akin sa ating YouTube, ano yung pagkakaiba? Ayan na po, pinaliwanag ko, i-review nyo na lang uli. So, hindi porket naka-inverter ka o non-inverter ka, magastos. Depende po sa paggamit ng appliances, tandaan nyo po, kung overuse din siya, hindi ka rin po makakatipid. So, sana po nakatulong sa inyo itong computation na to. Hindi po ako pwedeng kumontra dyan dahil inuulit ko po doon sa mga nagsasabi na may nagsabi pa sa akin, hindi lang daw ako marunong mag-repair na inverter kaya pinipilit ko ang non-inverter. Wala po ako sinabing against ako sa inverter. Kasi ako, dahil appliances ko sa bahay, is inverter. Their technician ako, alam ko kung gaano kabilis siyang masira compared sa non-inverter. Depende na sa inyo paano nyo i-adapt. May nagsasabi na in the future din naman talaga inverter. Talaga po, inverter na rin tayo in the future. Kaya nga lang po, dahil nga sa ngayon, pinagko-compare lang nila dahil inaano nila yung matitipid mo. So ayan, binigyan ko kayo ng details kung magkano ba talaga matitipid. May nagsasabi din sa mga comment, nung bumili siya ng inverter, mas napagastos siya sa kuryente kumpara mo nung non-inverter. Naisip ko naman, baka yung nangyari doon, baka naman yung dati niya non-inverter, malaki refrigerator, then bumili siya ng inverter, maliit, kasi nga, mahal ang inverter. Tapos meron din naman nagsasabi, nakatipid naman daw siya, yung matitipid niya daw, yun daw yung ipambibili niya ng
board kung nasira, yung natitipid niya sa kuryente. So, tingnan mo yung computation. Kung nakakatipid ka ng 400, 500 a year, antayin mo muna yung 6 years kung 3,000 yung PCB, yun ang ipambayad mo. O, tingnan natin kung nakatipid ka nga. Depende po yun. Kaya nga sinasabi sa inyo, maganda po ang inverter basta nasa tamang paggamit. Maganda rin po ang non-inverter basta nasa tamang paggamit. So, depende na lang po sa paggamit ng ating mga appliances. Kung gusto mo makatipid, gamitin mo sa tama at pwasto. Huwag po tayong gagamit ng appliances na labas na dun sa ating capacity na pangangailangan. Muli, maraming maraming salamat po si Jerby Gomez to ng BYI. Sana po may natutunan kayo sa aking vlog dito sa pagpapaliwanag ng inverter at non-inverter, magkano nga ba ang matitipid. Thank you guys!